DFW. Tatlong litrang may malalim na kahulugan para sa mga taong nakaranas ng ganitong profesyon sa buhay. Tatlong litrang kong pinapakinggan ay sari-saring kuro-kuro ang nagsisilabasan, lalo na sa mga taong kailan may di pa naranasan. May nagsasabi na kung OFW ka, mayaman ka na, swerte ka na, marami kang pera at ang masaklap pa, bangko na ang tingin sa iyo ng iba. Pero para sa taong nakaranas maging OFW, iisa lang ang masasabi nito. Ang pagiging OFW ay di kailanman madali, hindi laging gatas at pulot, ika nga. Pagkat dito mo mararanasan ang mga karanasang di mo kailanman aakalaing mararanasan. Dito mo malalasap mga pangyayari karanasang ni sa hinagap ay di mo aakalaing malalasap. Tatlong litrang napakabigat ang kahulugan na sa mga taong di nakaranas ay di kailanman maiintindihan at di kailanman mauunawaan. Tatlong litra na parang mahika naman pag pinapakinggan ng iba. Ano nga ba ang OFW? Sino nga ba si OFW? OFW, sila lang naman ang mga taong pikit matang ng ibang bansa para sa katagang greener pasture for a better future. Baon ng pag-asa, determinasyon at pangarap, lakas loob silang nakipagsapalaran sa ibang bansa. Kahit na hindi lingid sa kanilang kaalaman kung ano ang magiging kahihinatnan sa kanilang pangingibang bansa. Bagong bayani sa Pinas kung tawagin na ang sandata ay luha. Luha na kahit sino'y di nakikita, walang nakakasaksi, kundi ang kumot at unan lang nila. Minsan pa nga, sa may banyo na lang ibinubuhos ang luha, pilit itinatago at nilalangkapan na lamang ng ngiti. Mga lungkot sa mata, pilit itinatago at nilalangkapan na lamang ng saya, kahit pa feeling awkward sila na gawin ito. Bawal umiyak, bawal magbuhos ng luha, kaya mula sa mga amo, pilit na itinatago pagkat baka aakalaing sila ay mahihinang klaseng tao. Mugtuman ang mga mata dahil galing sa pag-iyak, dahil sa pangungulila o dahil sa rasong napagalitan ng amo, sinaktan o ano paman, pilit pa rin nilang ikinukubli ito sa pamamagitan ng pagngiti para sa pakikisama sa mga amo nang hindi matanggal sa serbisyo o di kaya'y makuha nila ang loob ng mga ito. OFW? Sila yung mga taong di mo matatawaran ng sakripisyong ambag sa loob ng kanilang pamilya, maging sa ating bansa. Sakripisyong walang salitang makakailarawan na maski ang pinakamagaling o dalubhasang tao ay di mailalarawan at magagawan ng depinasyon hanggat di nararanasang isuot ang sapatos ng mga ito. OFW, sila yung mga nilalang na sa abroad nakikipagsapalaran at tunay na nakakaranas ng tunay na laban na kahit na umaayaw ay hindi pwedeng sumuko pagkat ang laging nasa isipan ay ang mga pamilyang naiwan na sa kanila umaasa, mga pamilya na siya nilang top priority. OFW, yan yung mga taong totoong artista. Mala telenovela ang buhay kung isusulat lang nila. Totoong artista? Oo, tama ka sa narinig mo sapagkat sila yung mga taong di pinapakita ang tunay na nangyayari sa kanila. Okay lang ako, yun ang namumutawi sa bibig nila pero ang totoo'y they're not okay. Parang mapupunit na ang kanilang puso sa isiping ni sa simpleng kumusta ay wala. Ni ha ni ho ay wala mula sa pinakamamahal na pamilya. Pero pagdating ng katapusan ay nag-uunahan sila sa pagkumusta. May I love you, todo-todo na bonus pa. O san ka pa, diba? Artista? Oo, tama ka sa narinig mo. Pagkat di nila pinapakita kung ano ang totoong kalagayan nila lalo na sa social media.
kung mag-browse ka sa FB o Instawall nila, wow! Dress to kill yan sila! Pero sa likod pala ng pa-dress to kill nila ay nakamamatay na haggardness, stress, puyat, pagod at gutom na iniinda na minsay di man lang nakikita o napapansin ng mahal nila pagkat karamihan na ata ay pera ang tingin sa eye bag, tabinging ngiti, tagihawat at zombie look na pagmumukha nila. Artista? Oo! Pagkat di nila maiwasang magpakabangko na para silang tumatay ng kwarta sa tuwing umuungot ng kapretso pera mga kamag-anak, pamilya, kaibigan nila. Sinusoong ang 10% interest para lang mapagbigyan mga parang lintang mahal sa buhay sa mga kagustuhan nila. Alam nyo ba kung bakit nagagawa nila ito? Para sa rasong mapupunan nila ang butas na dulot ng pangingibang bansa nila, na mapunan ang pagkukulang nila sa pamamagitan ng pagtapal ng pera o pagbigay sa mga kagustuhan nila. Nagiging manhid na sila sa katotohanang nagiging spoiler na sila. Pero bakit? Dahil sa katotohanang takot na takot silang aayawan sila pag wala na silang naibibigay o maibibigay. Lalo na sa mga anak nila na baka pag lumaon ay di na sila kilala o di na ituring na magulang. Artista? Oo, oo ulit. Pagkat hinuhusgahan na sila ng mga nagmamarunong na people, pero todo smile pa rin sila kahit na sa totoo lang ay para na silang susuko dahil sa mga maraming punyal ng negatibong alalahaning nakatarak sa kanilang dibdib. Nakukuha pa rin nilang humalakhak sa harap ng mga people kahit na sa totoo ay they're dying inside dahil sa pangungulila. Nakukuha pa rin nilang makipagbiruan sa harap ng madla kahit na the truth is humihigbi na ang puso nila dahil sa kaiiyak sa isiping di man lang sila pinapahalagahan ng mga mahal nila. OFW? Sila yung mga individual na sa totoo lang ay nangangailangan ng masinsinang pag-aaruga at kahit kunting pansin mula sa mga mahal sa buhay na kahit man lang sana pangungumusta ay maibigay sa kanila. Simpleng pagbati lang at masayang bungad ng mukha na masisilayan nila sa umaga at bago matulog, kontento na sila, masaya na sila. Pero minsan o kadalasan na ipagkakait pa sa kanila. Masakit man isipin na sila itong todo kayod, todo sakripisyo, pero sa kaliit-liit ang kagustuhan ay di man lang napagbibigyan. Ang gabing imbes na makapagpapahinga sila ng maayos ay maipagdadamot pa sa kanila. Kaya ayun, sa unan at kumot na lang sila, babaling pagkat buti pa si Blanket and Pillow, laging sila'y dinadamayan. Kaya, hoy, ikaw! Oo, ikaw! Hoy, ikaw! Oo, ikaw! Kung may kamag-anak, pamilya, asawa, anak, mama, papa, ate, kuya, tita, tito, lola, lolo, ka dito sa ibang bansa, di po ba pwedeng kumustahin mo naman sila? Simpleng kumusta lang naman po. I love you po. Masayang-masaya na sila. Kontento na po sila. Kontento na siya. Oo, ako! Kontento na ako!